Hello everyone, welcome back again sa aking YouTube channel. So today's recipe is Puto Maya with a twist. Mixed black glutinous rice and purple glutinous rice. So lutuin natin ito ng pinakamadaling paraan na para bang nagsasain ka lang ng bigas. So let's go guys! Hello, so ito yung mga sangkap natin gagamitin. So mixed purple rice and black glutinous rice. So, meron tayong mangga, kalahating kilo ng asukal, meron din tayong luya, at saka coconut milk. So, let's go. So, ito yung una natin gagawin. Hugasan muna natin ang ating glutinous rice ng tatlong beses or apat na beses. Or kung sa tingin mo ay malinis na ito, pero wag masyado na parang tanggalin mo na lahat yung kulay. So, wag ganon. So, as long as malinis na yung ating bigas, okay na yan. So, eto na guys. Tapos na tayong maghugas ng ating bigas. So, napakakulay niya, no? Pero dapat hindi lahat ng kulay ay matatanggal. So dito, ibababad na natin siya na within 1 hour. So hindi na tayo magbababad ng 24 hours dahil napakatagal nun. So shortcut tayo guys para mabilis. Pareho lang din naman yung ano na yun. Pinapaiksi lang natin yung process ng paggawa ng Puto Maya. Yung tipong parang nagsasaing lang tayo ng bigas, di ba? Hindi na natin kailangan magpakahirap pa. Dito na tayo sa easy way na paggawa ng Puto Maya. Habang naghihintay tayo ng isang oras, ay gagawin naman natin yung iba pang sangkap. So, meron tayong luya. So, ang purpose ng ating luya ay magbibigay aroma ng, sa ating Puto Maya at nagtatanggal umay. So, pagkatapos nating balatan, ngayon naman ay ating gagadgarin. So, bakit ko gagadgarin yung ating luya? At hindi na lang siya i-slice at ihalo sa Puto Maya. Ayaw ko kasi nung nangunguya ko yung luya sa ating Puto Maya. Ang gusto ko lang ay malalasahan at naaamoy ang luya sa ating Puto Maya. Yun yung pinaka-purpose sa luya sa Puto Maya. Pero nakadepende pa rin sa'yo kung ano yung gusto mo. This is my own way, charot. So, ito na yung binabad natin na bigas na within 1 hour. Ngayon ay atin nang che-check. So, okay na ito guys. Ngayon, sasalain na lang natin para ma-separate yung, ma-drain yung ating pinag-ababaran ng bigas. So, idiretso na natin sa kaldero dahil dito, imimix na natin yung ating liquid ingredients. So, pagkatapos nating salain, ay set aside muna natin. At gagawin naman natin itong ating liquid ingredients. So, 4 cups of coconut milk. And then, mag-add tayo ng 2 cups of brown sugar. And then, haluin natin ito guys hanggang sa matunaw yung ating brown sugar. At pagkatapos, ay mag-add naman tayo ng 1 teaspoon of salt. Pang pabalance ng ating lasa ng ating Puto Maya. And then dito, add na rin natin ang ating ginadgad na luya. So, salain natin ito guys dahil ang kailangan natin ay ang katas lamang ng luya. Then guys, mimix lang natin ng maayos. So, keep on watching guys dahil dito na tayo sa medyo masela na process. So, dito i-add na natin yung ating minimix kanina na liquid. Ito na siya guys. So, mimix lang natin ng maayos hanggang sa ilalim. And then, kulang yung ating tubig. Mag-add pa tayo ng another 4 cups of coconut milk. Pero dahil kulang pa rin yung ating liquid, mag-add pa tayo ng another 3 cups of water. So, tansyado. Dapat tansyado dito, guys. Kasi pag sobra yung ating liquid, lata yung ating Puto Maya. Hindi siya maganda. So, dito, susukatin natin siya gamit ang ating kamay. Itong
Pangalawang guhit ng ating kamay, ito yung tamang sukat ng ating liquid. Ayan, nung parang nagsasayang lang tayo ng bigas. So dito, isasalang na natin siya within 15 minutes. After 15 minutes, iti-check na natin siya ulit. 2,000 years later. After 15 minutes, ito na guys, kumukulo na yung ating putumaya. Ang kailangan natin ay haluin natin ito hanggang sa ilalim para hindi siya magtututong. And then, dapat yung tubig ay dapat mapunta siya sa ilalim. And then, tatakpan natin. And then, wait tayo ng another 15 minutes. 2,000 years later. After 15 minutes, guys, ito na siya. Medyo natutuyo na yung ating putumaya. So, hahaluin ganun pa rin. Hahaluin natin ito hanggang sa ilalim. Huwag kang magsawa na maghalo para hindi magiging hilaw at sakalata yung ating putumaya. At para hindi siya magtututong. So, ayan guys. Then, dahil kulang pa ito, takpan natin muli at mag-wait tayo ng another 15 minutes. 2,000 years later. Hello, andyan pa ba kayo? So, ito na, after 2,000 years later, charot. So, ayan na guys, medyo ini na yung ating putumaya. Ganun pa rin, nahaluin natin ito hanggang sa ilalim para iwas tutong. Ayan, paulit-ulit na lang, tutong. So, ganun naman talaga guys, no? So, ayan, takpan natin, another 5 minutes na lang guys. After 5 minutes, ito na yung pinakahihintay natin, ang maluto ang ating putumaya. So, ayan guys, napakabango, nakakatakam yung ating putumaya. So, yun na guys, hahanguin na lang natin ito at ating palamigin. So, ito na, slice na natin yung ating putumaya. So, napakasarap nito, guys. So, pwede nyo rin itong pang negosyo. So, sa ganyan. Depende na sa inyo kung magkano ang benta nyo bawat slice nitong putumaya. Sa akin naman, bawat slice is 20 pesos. Yan. Depende na sa inyo kung magkano yung nagasto ninyo. Meron akong nabiling mangga, guys. Ito yung itatoppings natin. So, dapat pag bumili ka ng mangga ay matamis. Dahil kung maasim yung mangga mo, masisira yung lasa ng ating putumaya. So, dapat marunong kang bumili ng matamis na mangga. Ito na yung ating putumaya with a twist. So, napakasarap nito guys. So, kung gusto mo itong gawin, gawin mo na. Para matikman mo na kung anong lasa nito. So, that's it for today guys. Thank you for watching. At kung naibigan mong video na ito, at hindi ka pa nakapag-like and subscribe sa aking YouTube channel, paki-like na rin. Paki-subscribe na din. At paki-pindot ng ating notification bell para updated ka sa lahat ng video na aking gagawin. So bye bye for now. See you on my next.